Ginawa ko, nilagay ko muna doon sa tabi ko. Pero unawarely, hawak ko pala siya. Ewan ko, hindi ko nabitawan eh. Basta nung gabi, hawak ko. Hawak ko sa kamay ko. Ang kamay ko, itong left, lumalagutok yan. Yung left thumb. Yung thumb, o. Hindi mo yan magaganon. So, anong feeling na ngayon? Eh, ngayon, ayan, nagabaluktot na yan. O, yan. Wala na siyang sound. Paano ba niyong ginawa, ma'am? Ba't siya nagka... Basta, at nung first attempt ko, nilagay ko lang sa tabi ko. Pero ewan ko, habit ko na yon na para anything given to me. Okay. Meron pa ako dati yung bilog-bilog ba? Eh, so, yan. Meron pa ako dati, quintas-quintas pa eh. So, yan, anong ginawa niyo so, dyan? So, nilagay ko sa kamay ko nung gabi, basta hipo kong ganyan. Ito, itong right hand ko, ayaw din niyang yumuko. Sabay ngayon, silang dalawa ang nag-uusap na. Kita mo, oh. Now, ang sakit niyan. When I did my executive check-up by Dr. Fabian, sabi ko, siguro, Dr. Uric Acid, normal eh. Sabi ko ganun. Pero what I did, pinakita ko nga sa doktor. Sabi nga ni doktora, kahit sabihin mo pa ang doktora, it's all the will of the Lord. It's a gift given to anybody. And sabi mo nga, pag binigay mo yan sa isang tao, sana yung power na binigay sa'yo, maradjate. So I think I can use this also to other people. Yes. Para at least makaheal. Kasi yung healing power, it's a power eh. Na yes. On the positive side, not on the negative side. It's a combination of spiritual support from the top, of course, to the Lord. And scientific, in the sense that the physiological system ng isang tao umaayos. And also... lessening the emotional stress. Kasi, syempre, pag may sakit ka, hindi ayos ang feeling mo. So, this relaxes not only your physical body, but also mentally, because it can make you healthy.